Hello mga guys, good morning sa inyong lahat, sa mga katropang anglers. Ito po guys, pasilip ko lang sa inyo ang mga laruan ni Mkjj Fishing, ano? So guys, ito yung aking mga fishing rod. Ito po yung aking Shimano TLD-25 na fishing reel. Tapos partner po siya mga guys doon sa aking rod, Shimano stand up 24 kilograms, Shimano TLD din po 25. Ayan po siya mga guys. Ito po yung ginagamit ko pang trolling. So dahil medyo hindi pa naman luma, mga isang taon pa lang ito, ang ginawa natin mga guys, bumili tayo ng bago. Ito naman yung bago natin ngayon. Yan, napakaganda. Hindi pa ito nakaka-field test mga guys. Hindi pa natin nasusubukan. Yan, ito yung bago natin. Ang tatak niya po mga guys ay, ayan, Bahamas po. Bahamas ang brand niya. Intended siya for trolling talaga. 2.1 meters. So ayan siya, yung kanyang line guide ay puro na po, ano, puro na ruler. Hindi kagaya nitong ating lumang Shimano, dito lang po ang ruler niya. Tapos the rest, mga ring guides niya, butas na po yung ordinaryong ring guide. Dito naman sa dulo ay ruler din. So, ito po mga guys, yung ating bago, siyempre sinabayan natin. Sinabayan natin ang pain, ayan. Ayan, sinabayan natin ang pain. Ayaw, nakaset up na, ready na po yan. Yung ating Bahamas na bagong fishing rod. Ang atin po naman ditong reel ay ayan. Ang tatak po nito mga guys ay ayan. Olympio. Olympio po ang tatak niya ng ating reel. So meron din tayo dito mga guys. Meron din tayong pang jigging. Ang ating rod sa ating ang ating jigging rod ay Shimano Argos Special. At saka ang ating reel ay ayan po, Anyfish Explorer. Ayan po ang ating gamit para sa jigging. So ayan po, medium lang tayo, medium lang. Ang ating lure ay 100 grams. Ayan po. Tsaka meron din po dito ang maliit mga guys, pang shore casting, shore jigging. Ito po ay sa anak ko, yung yellow green na yan. Ayan po, maliit lang, 5 grams lang ang kanyang ano, ang kanyang jigging lure. So ito po sa anak ko yan. Ayan ang kanyang reel. At saka ito ang kanyang jigging rod. Ang kanyang jigging rod po ay ano bang tatak nito? Ayon, Tokushima. Tokushima po ang kanyang tatak. So yung the rest na mga gamit dito guys, na mga laruan ko na nakikita nyo, ay explain ko sa inyo. Ito po ang isa nating fishing rod na for trolling. May pain na pong rapala yan. So pero meron din tayo guys, naka-set up na. Ito naman po. Ito yung ginagamit natin para sa live bait, yung three-way hooks. At saka ayan, may reserva tayong three-way hooks para sa live bait. Tapos ang panghuli natin guys ng live bait ay ito. Ito po. Yan, ang aking DIY sa Mkjj. Ito po yung pinanghuhuli natin ng alumahan para magkaroon tayo ng live bait. Katulad nung napanood nyo sa isa kong video na nakahuli tayo ng malaking tangege. So, yung live bait po natin, meron siyang sinker mga guys. Yan yon, yung bullet type na tingga para bumulusok sa ilalim. So, tapos meron din tayo mga guys, laruan dito. Ito para po sa sailfish. Yan, may feeder siya ng manok, galing pa to sa ibang bansa, leader line. At saka yan po ang kanyang hook, stainless po. Two-way hook naman po siya mga guys. Ayan.
Ayan ang kanyang hook. Yan, para po yan sa sailfish at saka dorado. Tangigi po, nadadali din dyan. So, bumili tayo guys, umorder tayo ng panibagong rapala natin. Kasi, kawawa naman po itong aking luma. Ayan po, tingnan nyo naman ang itsura po mga guys. Yung aking lumang rapala na galing South Africa ay nakawalo na po ito mga guys. Kaya tingnan nyo naman ang kanyang itsura. Tadtad na po siya at medyo kalawangin na yung hooks niya. Kaya bumili tayo ng bago. Ayan siya. Meron pa rin tayo dyan reserva. Yan po, rapala pa rin yan. Ang kanya pong hook ay aluminum, hard aluminum, hindi po pinakalawang. So, dito naman tayo guys. Baka magtanong kayo kung ano ito. Ito po guys, yung gamit ko na ito ay panghuli po ito mga guys ng skipjack tuna. Para doon sa malalaking skipjack tuna na 3 kilos and up. Ito po yung ginagamit natin. Ang tawag po namin dito ay topsay. Kinakabit po ito siya doon sa floater na merong sinker para tuwid yung line. Alam po ito ng mga taga Mindoro, topsay. Yan po, hinihila ng bangka. Ayan po. Ayan siya. Tapos ito naman guys, yung dito sa dulo na to, ito naman po guys yung panghuli natin ng maliliit na skipjack tuna at saka bullet tuna o yung aloy. Ito po, DIY ko rin yan mga ka-anglers. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, nilagyan ko siya ng 3D eyes na in-order natin through online. At saka gumamit tayo ng special na glow, in-order din natin online. So ayan po, bali dalawang set sila. Alam nyo guys, kasi kailangan mayroon tayong reserva pag pumunta tayo sa laot. Kasi kadalasan ito guys, pag marami ng huli na skipjack o kaya bullet tuna o yung aloy, sinasakmal po yung mga dawi natin ng tangigi, dorado at saka ng malalaking pangisda. So ang kanya pong mother line dito ay 0.60mm lang. So napuputol po, minsan tangay lahat yung kawil namin. Kaya meron tayong reserva. Ang pares nito guys, ang pinapares natin sa kanya ay ito, 300 grams na sinker. Kung napapansin nyo, meron tayo ditong clip. Yan, detachable clip. Yan po yung nilalagay dito. Pag nailatag na natin yan, bali 40 kawil yan. Ito yung tail hook niya, yung sa pinakahuli. 40 kawil yan. Pag nailatag na natin yan, i-clip natin ito dito. Tapos, bibitawan natin ito. Ito yung kanyang spool. Bibitawan natin siya ng around 15 to 20 meters para mag-sink po ito. Tapos doon na po. Nakakahuli na tayo. Kagaya ng latest ko na video mga guys, meron doon akong ipinakita kung paano manghuli ng skipjack tuna at saka bullet tuna gamit po ito. So ito po, ayan ang ating mga laruan. Pinasilip ko lang po sa inyo. Ayan, yung ating mag-partner, mag-asawang Shimano TLD25. Naka-set up siya para sa live bait. Ayan po. Ito naman ang ating bago na Bahamas, ay naka-set up siya para sa rapala. So, pinagpapalit-palit ko lang yan mga guys kung saan ang gusto natin gamitin. Ayan naman po ang sabiki jig natin, panghuli ng alumahan para gawing live bait. Ito naman yung feeder lure natin galing South Africa, courtesy from Giselle Beruela. Ayan po. Tapos yung mga rapala nating luma, kawawa naman siya. Ayan po, at tad-tad na ng kagat. Nakawalo na po yan. Tapos ayan ang ating reserbang rapala. Ito yung reel at saka Tokushima na fishing rod ng aking anak na lalaki. 9 years old, tinuturuan na natin sa fishing. Ayan siya. Tapos ito naman yung panghuli natin ng skipjack or bullet tuna. Ayan po. Ayan. Tsaka ayan yung partner niya, sinker at saka spool. Kung napapansin nyo guys, meron ditong hose.
dito po ako humahawak pag nailatag ko na yung sinker, nailubog ko na siya sa dagat ng 15 to 20 meters. Dito po ako humahawak para nilagyan ko ng hose para hindi po masakit sa kamay. So ayan po. Pinasilip ko lang po sa inyo mga ka-anglers ang ating mga laruan. Eh nakapagpaalam tayo kay Hepe. Pinayagan tayo mga ilang araw kaso malakas ang alon. Ayan po. Okay mga guys, maraming salamat sa panonood. Sana po mag-enjoy kayo sa inyong fishing adventure. At share-share na lang tayo. Good luck po sa lahat.